mga ginagamit mong product para sa aking skincare. Hi mga loves! Welcome back to my channel again, and you are here at Nalmagas Journeys channel. And for today's video guys, gusto kong i-share sa inyo kung ano-ano nga ba yung mga product na ginagamit ko para sa aking skincare. Ayan, so ito ay first na napaka-importante guys bilang isang OFW and especially isang kasambahay, kailangan meron kayong ginagamit na product para sa inyong ano, sa inyong skin, sa inyong balat. Ayan, so dapat protektahan natin ang ating balat, especially kung tayo ay isang kasambahay. So, ito ang mga product na ginagamit ko every morning, pagising ko, bago ko magsimula sa trabaho ko, kailangan pinapahid ko to sa aking balat. And bago rin ako matulog, ginagamit ko bago ko matulog para ma-maintain yung balat ko. Ayan, so first, gusto kong i-share sa inyo ito. So, alam kong alam nito lahat, ito. Ang product na to ay Vaseline. Ayan, so ito ang ginagamit ko pang moisturizer din. Ayan, so napakabisa ng Vaseline na to kapag nagda-dry ka, so kailangan gumamit ka nito. And everyday ko ito ginagamit, guys. Nilalagay ko ito sa lips ko. And sa aking, ano, ankle. Ayan. Ay, sa aking paa. Ayan, yung papakita ko sa aking paa. So, para sa aking paa. Kasi nga, sobrang napakahirap, guys, ng araw-araw ko naglalakad. Siguro nakaka 100 times or more than 100 times na pabalik-balik ang ganun ang ginagawa mo pag isang kasambahay, palakad-lakad ka. So, nananakit ang buong paa ko. Ayan, yung aking dalawang paa, ayan, ay nananakit pagkadating ng gabi. Saka ko lang siya na-realize, ang sakit pala ng paa ko. So, and kailangan lalagyan mo siyang, ano, nilalagyan ko siya, guys, ng Vaseline para lumambot siya. Tsaka, nakaka-dry kasi na palagi kang naglalakad. And, yeah, so, nagkakaroon ng, ano, kalyo, yung ating, ano, ang tawag nito? Yung talampakan, ayan, yung talampakan ko ay nagkakakalyo kapag hindi ko na siya nilalagyan ng Vaseline. So, yeah, yun. So, next sa Vaseline ay itong Glycolid. Ayan, so dito ko na ito nabili, guys. Itong Glycolid ay available dito sa Middle East. Nabili ko siya dito sa Jordan, okay. So, maganda yung product na to. By the way, guys, this is not sponsored. Ayan. So, gusto ko lang ipakita yung product na ginagamit ko. So, ito, nabili ko to dito sa Jordan. And, napakaganda ng product na to. And, kung pagkukumpirahan ko, kung i-compare yung Vaseline at saka ito, ang gagamitin ko ito, guys. Kasi yung Vaseline, kapag in-apply mo siya, maano kasi siya, guys, yung mas sticky. Ayan, madulas yung kamay mo. Pag ginagamit ko siya, naiiwan yung ano, yung dulas sa kamay ko. So, eto, pag ginamit ko to, guys, by the way, eto siya, ganito siya. Ayan, ganyan siya. White. So, konting-konti lang ang gamit ko nito. Ayan, ganyan lang. And, madali siyang matuyo. Ayan. So, moisturizer din to, guys. Ginagamit ko to sa ganyan, sa lips ko. Ayan, sa kamay ko. Kapag everyday ko to ginagamit sa umaga. Bago ko magsimula. And, most of the time, gamit ko siya kapag naghuhugas ako. And, pagkatapos ko maghugas, kailangan mag-apply ako nito. Kasi, ang bilis, guys, makadry ng tubig. And, especially sa mga ginagamit ng mga panglinis, ang bilis niya makasira ng kamay, nakaka-dry ng kamay, and yun. So, eto, ginagamit ko to talaga para hindi magkasugat-sugat yung kamay ko, hindi matuyo yung kamay ko. So, yun. Lately ko lang to na-discover, guys. So, actually, nabili ko to sa Filipino store dito sa Jordan. So, yan. Eto, perfect. Gustong-gusto yung product na to kasi hindi siya ano, hindi siya oily, hindi siya sticky. Pag in-apply mo later mga 1 minute, 2 minutes, wala na, parang wala lang, ganun. So, yun. So, kung andito kayo sa Middle East, so pwedeng i-ask niyo sa ano, sa mga boss niyo, etong mag-recommended to, guys, as in ang ganda niya. So, yun. Pwede mo siya gamitin sa katawan mo, pwede mo siya gawing ano, lotion. Ayan, kahit sa face mo, pwede mo siya i-apply. So, yan. Itong next, ang aking pangalawang ginagamit. And next ko ay ito. Ito. Actually, yung product na to is
Yung una kong ginamit ay Nature Republic. So, dala ko siya galing sa Pilipinas. So, yun. Naubusan ako. Nag-search ako dito sa Philippine store dito sa Jordan. Wala sila ang Nature Republic. So, eto lang yung meron sila yung Love Jojo. So, aloe vera din siya. 99% naman siya. Kasi Nature Republic, 92% lang. So, eto guys. Ginagamit ko to. Ano, everyday din. Sa umaga at saka sa gabi bago ako matulog. And kapag nag-shower ako, syempre, lalagay ko din siya sa face. Sa mukha to guys, moisturizer guys sa face para hindi mag-dry. Kasi guys, sa sobrang, especially kapag ka-summer, tama ba? Kapag ka-summer, spring, ayan, ang hangin, sobrang init, ang bilis makadry sa balat. So, ayan. So, kailangan meron tayong moisturizer para sa mukha. So, yan, last gamit ko guys, etong ointment or cream. Ayan, so, lately ko lang to napabili, pinabili ko sa amo ko, ito. Ito yung name niya, Zynovet Cream. Guys, etong Zynovet Cream, highly recommended siya guys, para sa akin. And kasi, ipapakita ko yung picture ko ah. Kasi guys, bilang isang kasangbahay, di ba guys, palagi tayong mahawak sa tubig, at saka yung ginagamit natin mga panglinis ay sobrang matatapang. Yung sabon nila sobrang tapang. Minsan pag gumagamit ako ng Clorox, nakakalimutan ko magsuot ng gloves. So, kailangan meron talagang gloves. So, huwag yung hawakan yung tubig direct. Yung sabon nila, huwag yung hawakan directly. Kailangan mag-request kayo ng gloves kasi nakakasira guys ng kamay. Sobrang tatapang ng mga panglinis nila dito. And yeah, yung tubig din, nakakasira din siya ng kamay. Sobrang ambilis makapagpa-dry ng balat. So yun, lately, this past days guys, nagkaroon ako ng allergy. Which is, tinatawag is eczema. So nagkaroon ako ng eczema. For 2 weeks, inobserbahan ko siya. Meron ako na ng cream galing sa Pilipinas. Hindi siya nag-effect. Ayan. So, ang dami nilang ginawang pinahid, wala, hindi talaga nag-effect. As in, ang itchy niya lang everyday, sobrang ang kati-kati, hanggang sa namula na. So, ngayon, okay na siya dahil 3 days ko siyang ginamit, guys. 3 days ko siya, hanggang ngayon ginagamit ko pa rin siya kasi meron pa yung kamay ko. Ayan siya, oh. Paano ba? Ayan. So, may pula-pula pa siya. Ayan lang naman. So, tsaka dito yung part na to. Yung ipapakita ko, ilalagay ko yung picture dyan, yung nagkaroon ako, yung start na nagkaroon na, saka ko na-realize na eczema pala siya. Kasi, ano siya guys, yung butlig-butlig. Actually, dito yan eh, red. So, ngayon, medyo okay na siya. Kasi, ginagamitan ko siya ng cream na to. Ayan. So, saka ko siya na-realize na eczema pala talaga siya. Dahil sa mga chemicals na panglinis na ginagamit. So, yun. Nagbubutlig-butlig siya guys. Tapos, butlig-butlig and makate. Ayan. So, kung nasa Middle East kayo, nakasambahay, at nagkaroon kayo ng kaparehas ko, ayan. So, gawin nyo kagad ng action. Huwag nyo pabayaan. Sabihin nyo sa amo nyo na kailangan nyo ng cream or ointment. Kailangan ma-cure nyo siya ng maaga kasi pag pinabayaan nyo siya, kumakalat siya guys. Ayan. So, kumakalat siya and sobrang kate. And ang mali pa ng ginawa ko, ang eczema pala ay hindi mo dapat kasi sobrang kate. Alam nyo guys kung ano yung ginawa ko? Binubuhusan ko siya, ibinababad ko yung kamay ko sa mainit na tubig. Ayan, sa sobrang init. Ayan, sobrang nakokontento talaga ako, promise. Kasi nga mainit. And yeah, na humihinto yung kate. Pero mali pala yon dahil napanood ko si Doc Lisa. Sabi, si Doc Willie Ong, na ang eczema, gustong-gusto pala nun yung mainit. Ayan, mas lalong kumakate. And lalong kumate, hindi siya nawawala, mas lalo pang dumadami, mas lalo pang lumalala. So, wag na wag niyong gagawin na ilalagay, ibababad yung kamay niyo na may eczema sa mainit na tubig. And, ang dapat niyong gawin is, yung yellow. Yan. So, sabi, ang advice sa akin, yellow. Kapag kumakate, binabaran ko lang siya ng for 30 minutes ng ice. Ayan. So, hihinto yan kasi ayaw ng eczema ng malamig. Ayan. So, ganun ang ginawa ko. And then, bago ako matulog, ginagawa ko guys, inaano ko ng yellow for 30 minutes and then, pinapahiran ko ng cream. So, sa awa ng Diyos, 3 days ngayon, ayan na siya guys. Ayan.
konti na lang. So, siguro for 1 week, matatapos na siya. Kasi, wala na guys, hindi na ako nakaramdam ng kate dahil siguro sobrang effective ng cream na to. So, yun. So, yun lang ang advice ko sa mga kapwa ko kasambahay na, ano, mga sister, mga ate, ayan. So, kailangan po nating, ano, pangalagaan ang ating kamay, especially yung kamay at saka yung paa. Kasi guys, ito yung ginagamit natin, di ba, sa pagtatrabaho. So, kailangan kapag may naramdaman kayong kakaiba, may sugat, may kate, or kung ano pa man yan, sabihin nyo kagad sa ama nyo, mag-request na ng kung ano mang gamot na alam nyo para sa ano, para magamot yung kung anong yung meron kayo. Huwag nyo pabayaan kasi rights or karapatan natin yun guys na ano, malunasan yung sakit na kung ano man ang meron tayo, kung ano man yung mga sugat-sugat na nararamdaman nyo sa katawan nyo, sa balat nyo, ayan. So, karapatan po natin yan. So, kailangan nyo pong sabihin sa mga amo nyo, ayan. So, dahil ito po ang ating puhunan para makapagtrabaho. Dahil kung pinabayaan natin yan, hindi po tayo makapagtrabaho ng maayos, ayan. So, yun lang. So, ito lang yung mga ginagamit kong product, ayan. Ayan, na-share ko lang, ayan. So, ito yung everyday kong ginagamit. Ito yung 4 product na ginagamit ko everyday. So, dapat meron tayong product for our everyday routine. So, yun lang yung skincare ko for my everyday routine. Thank you for watching and sana nakatulong to. And kung meron po kayong mga katanungan, just leave a comment down below. And kung bago po kayo dito sa aking channel, and please consider to subscribe. And leave a comment down below and mag-iwan ko ng like. And isama nyo na rin po yung notification bell. Click nyo na rin yung bell para every time na meron akong bagong upload na video, mananotified po kayo. Ayan. So, I'm sorry. Excuse me. Ayan. So, yun lang po. Thank you for watching. Bye-bye. See you in my next video.